mga pagsubok na pinagdaanan mo, nandiyan ka pa rin nakatayo. Alam mo yung hindi ka sumuko, whatever na struggle sa buhay, whatever na pinagawa mo, dinudurog ka na, inaapahan ka na, feeling mo walang nagtitiwala sa'yo. Pero alam mo yun, nandiyan ka pa rin, lalabat, lalaban ka. Yun yung tunay na success. The Global Filipino Magazine, where we feature inspiring stories of our expats here in the United Arab Emirates, especially here in Abu Dhabi. For this episode, we invited one of the entrepreneurs, a businesswoman here in Abu Dhabi. She is managing a travel agency. At the same time, she is very active with the community. That in sa Christmas, no, sa St. Joseph Church, I believe you already had meron kayong CSR doon, trying to help the people in the community. The owner of Stop International Travels, or Service Transparency Outstanding Provider, Miss Marifel. Hi, thank you, Sir Joel, for inviting me here. Yes, Miss Marifel, thank you so much po for making time. We made like a partnership because you have a program for the Filipino Institute. Yes, sir. Maraming salamat po doon. So my pleasure din po. It will help a lot para sa community natin. Kasi ang mga Pilipino po, tayo po yung mga nagta-travel-travel na ganyan. Miss Marifel, paano kayo napunta sa travel industry business? Actually, sir, nung nag-start ako kasi as travel agent din ako. So, when I came here from recruitment sa Pilipinas, then naghanap ako ng trabaho dito. So, pang-part-time, naghanap ako nag-start, then linis ng bahay, gaya. So, yes, mahirap. Experience niyo po rin. Oo naman, sir. Yes. Alam mo yung sa third floor yung bahay, lilinisin mo. Ang laki-laki ng kwarto, lilinisin mo yun. Na hindi, as in, wala naman akong experience sa paglilinis ng ganon. Iba kasi yung linis sa bahay compare sa linis na lang talagang trabaho mo talaga. Correct. So, napakahirap. So, syempre, that time kasi bago ako dito, pressure na ako, may anak ako na kailangan kong padalan sa Pilipinas. Gusto ko na sana kagatin yung trabaho ng housemaid. Pero yung husband ko ngayon, nag-ano sa akin na, pag pinuha mo yung mag-housemaid ka, uwi ka na lang. Balik ka na lang. Pero ano po yung background ninyo? Like, work experiences? Actually, I've been working for a recruitment agency, HR. Manpower, yes, okay. For 7 years. Nung nag-start ako, nag-work kasi ako as replacement for HR assistant. Okay. Yung PRO namin doon, siya yung nakakakilala doon sa PRO ni Travel One. Mm-hmm. Siya yung nag-recommend sa boss ko, naging boss ko. Kaya ako napunta ng Travel One. They hire me as HR assistant at saka secretary. Oh, kasi yun po yung experience nyo. No? Ibig sabihin, expertise nyo na po to. Ang kagandahan dun po, hindi kayo nag-stop. Nag-aral kayo ng... Okay. Nung time kasi, medyo nahihirapan akong makisuyo. Siyempre, travel agency ka, di ba? So, hindi maiwasan, ipromote mo na nasa travel agency ka. So, may mga inquiries ka na nare-receive. Pero hindi mo alam. Hindi ko naman alam. Inahihirapan ako sa mga kasama ko, lalo't ibang lahi, makisuyo. Siyempre, may mga trabaho din silang ginawa. So, I asked my boss na baka pwede niya akong isend for training. Yes. Para sa ticketing, para matuto ako, para makapagdala din ako ng business. Kasi hindi, ayoko lang kasi na mag-work ako, kung ano lang meron ako. Gusto ko mag-expand pa ng mga knowledge. So, sabi niya sa akin, okay Marifel, I will send you training, I'm gonna use basic training in one condition, you need to pass. Yes. So, syempre, kailangan kong i-ano yun. So, pinilit ko talagang maipas ako yun. So, that time, tuwan-tuwa ako. So, binigyan na nila ako ng system. Doon ako nag-start. Then, sabi ko sa boss ko, kasi hindi nila alam yung flyering. Mm-hmm. Sabi ko sa boss ko, sir, pwede ba tayo mag-flyer? Sabi ko, what flyer? Sabi ko, magagawa ko ng flyer. Sabi ko, tapos, ipo-photocopy ko, then pamimigay ko dyan sa labas. Sabi niya, you can do this? Sabi ko, oh naman sir. Sabi ko, iyan yung dati kong trabaho. Sabi ko, sa prom recruitment, talagang naka-flyers kami, namimigay kami ganyan. Sabi niya, okay. So, gumawa ako ng flyers, sarili kong flyers, sarili kong design. So, syempre, tumatayo ako dyan sa may harap ng Alwada Mall. Yung area dun sa may Moror na yun, doon ako namimigay ng mga flyers, pabalik-balik ako everyday. Then, tuwing uuwi ako, may dala. Para pag mainit. Sa gabi lang naman. Sa gabi lang naman. Then, split, opo, and duty naman namin is split time. Mm-hmm. So, pagtanghali, uwi namin ng 12 o'clock, may dala-dala akong flyers. Sa bus, habang naghihintay ako ng bus, namimigay ako sa mga katabi. Pag sakay ko ng bus, isa-isahin ko yung mga nakasakay sa bus.
may nagtatanong sila. Minsan nakikita ko na lang sila, pinapalibutan na lang ako. So, parang ako nagpe-preach sa bus. Oh, yes, sa Pilipinas kasi may gano'n. O, diba? Yung sa bus. So, siyempre, yung anong yun, nagbibigay ako ng, ano, ng quotation, nagbibigay ako ng mga idea kung paano dadalhin yung mga relatives. Doon ako nag-start na, pwede pala to. Doon ako nagkaroon ng client. Ideas, no? Mm-hmm. So, para may additional income ka na rin. Tama ba? Or nag-move ka na from secretary to agent? Opo, naging travel agent na. Full-time travel agent na ako. True. Ito, ma'am, when did you reach that point na, uy, kaya kong gawin to as a business. I can build my own brand. I can create my own travel agency. Dumating sa point, sir, na actually, nung time kasi na empleyado ko, pinag-aralan ko muna yung flow. ganito lang pala siya. May supplier ka, may office ka, pwede na. Yes. Yun yung thinking ko before. Mm-hmm. Pero hindi pala ganun. Hindi siya ganun. What so, naranasan ko na mag-rent ng table. Mm-hmm. So, nagbabayad ako every month ng table. Hindi siya sapat kasi parang ang laki ng expenses, pero maliit lang yung pumapasa. We tried to partnership in one travel agency for commission basis, like a 50-50. Yes. Okay naman siya, pero hindi pa rin sir eh. Kasi alam mo yun, nagagamit lang yung knowledge mo. Sila yung nakikilala, pero ikaw, hanggang dun lang yung meron ka. Mm-hmm. Alam mo yun sir, yung lahat diskarte mo, marketing mo, clients mo, yes. network mo, pero yung kita, instead na sa'yo, is napupunta lang sa kanya, parang nahahati siya. Mm-hmm. Hindi ikaw nagbe-benefit. Sabi ko, kailangan ko nang mag-decide. Dumating sa point na meron kami hindi pagkakanuan ng naging last travel agency ko. Mm-hmm. So, that's the time I decide na mag-open ng travel agency. Which is? Stop. The Stop International. Yes. Pinanganak siya September 2021. Mm-hmm. Yes. Actually, si Stop, tinayo ko siya. Merong isang, paano ko ba sasabihin? Merong isang Indiano, nag-alok sa akin na pwede akong mag-partner sa license niya. Mm-hmm. Yes. So, nung nag-partner sa license niya, akala ko, okay siya. Merong isang office, magkatabi kasi yung office. Sabi ko, okay to. Kasi kung pa-partner ako, andyan lang yung office. Mm-hmm. Kahit magbita ko ng pera, andyan lang yung office. Mm-hmm. Pero the time, ang pera ko lang po ay 3,000 dirham. Mm-mm. Yun lang yung naging capital ko. Yes. So, nung inano ko siya, tinayo ko, sige, nagbigay na ako, pikit mara. Umuwi ako sa bahay, nag-down ako sa office, di ba? Uh-uh. Yung perang hawak ko, binigay ko sa yes, doon sa pinang-down ko sa office. Uh-uh. Tapos, meron akong natatabi at ang worth 5,000 dirham. Mm-mm. Diba? Uwi ako, sabi ko sa asawa ko, bukas tayong travel agency. Sabi na sa akin, anong travel agency? Saka ako kang pera, ma. Basta bahala na. Sabi ng asawa ko, anong bahala na? Sabi ko, oo nga, nag-down na ako. Sabi ng asawa ko, kamot yung asawa ko. Sabi niya sa akin, sure ka ba sa gagawin mo? Sabi ko, oo. Sabi ko, yan na may office naman eh. Kasi ang mentality ko, may office ka lang, na maliit na office, mayroon kang supplier, enough na yun. Yes. Lisensya. May lisensya ka to operate. Yes. Sabi ko, makahati naman tayo sa license. Pwede na natin gamitin yun. Kaso, nung nakapag-start na ako, andun na ako, doon nag-start yung, alam mo yung, nagkaroon pa ako ng problem, struggle pa. Yes. Akala ko, natapos na yung struggle ko nung pandemic, hindi pa pala. Mm-hmm. Nag-start pa, may kadugtong pa siya. So, syempre, nagbigay na ako, sir, ng 5,000. Nagdagdag pa akong 10,000. Total 10 na? 10,000. Kasi yun ang usapan namin. Mm-mm. Hindi niya pala. Maraming tumatawag sa akin na may mga problema. Kasi siya kasi yung nagsusupply sa akin for freelance. Yes. Meron ako, sir, ng 5 passport na pinaprocess sa kanya. Uh-huh. Magta 2 months na siya, actually. Wala pa. Hindi pa. Wala pa. Tapos na yung nakapag-medical yung mga tao. So, alam mo yung pakiramdam kong iba na parang may mali. Mabuti na, the good thing is, tumawag yung pinaka-sponsor talaga ng company. May problema doon sa isang applicant. Mm-hmm. Doon ko nalaman. Sabi ko, tinanong ko, sir, nasa iyo ba itong mga passport? Sabi niya, yes. Sabi ko, anong problema? Sabi niya, walang payment.
Oh my God. Alam mo yung para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mm-hmm. Magto 2 months na magwawala ng kliyente. Syempre nag-i-start pa lang ako. Hindi ako pwedeng umatras kasi nandiyan na. Mayroon akong kasama. At the same time, wala na akong ilalabas sa job. Yes, yes. Alam mo yung pakiramdam na para na akong nasasakal. Buti na lang that time po, nung ilang months naman na yon, may naiipon, may naiitabi ako, nagtatabi ako paunti-unti. Yes, sabi ko kaya doon sa may-ari, sir, anong option para po makuha ko yung password? Sabi niya, bayaran mo na lang para ano. Mm-hmm. Tapos paano itong binayad ko doon? Sabi niya, magbibigay siya ng check. Although alam ko yung check walang magagawa. Kahit bigyan ka ng kahit bigyan ka ng 100 check eh, wala rin po kahit walang pag wala naman niya, wala rin. Mag-file ka ng kaso, wala rin naman 'yan mangyayari. Mm-hmm. So pikit mata. Pumunta ako ng Dubai, dala-dala ko nagbayad, tinubos ko yung pera. In short, 25,000 dirham nawala sa akin. Mm-hmm. Abunado kayo na. Inaral ko. Para lang ma-save ko ang pangalan ng company. Correct. Is it really important? Kasi brand kayo po yun eh, no? Mm. Kayo ang doon kasi ako, syempre, dumating na kasi sa point na ayoko kasi talaga masira dahil nag-ano pa lang po ako eh. Syempre, nag-umpisa pa ako, kailangan ko maayos ko yung license ko. May pinagdaanan na ako previously yung problema. Mm-hmm. So, ayoko nang maranasang muli yun. Totoo alam mo yan. Yung kapit na lang ako dasal ang ginagawa ko okay. Lang. Na, oh my God, sabi ko, Lord, bigyan niyo ako strength. Hindi ko na alam ang gagawin ko kasi sagad na po ako. Mm-hmm. Ito na lang ang meron ako. Pag ito na wala pa sa akin, paano na ako? At the same time po, yung taong mga nagtiwala sa akin para tulungan na itayo ko si staff. Ano mangyayari? Yun lang yung laging prayer ko na sana po tulungan niyo ako kasi maraming umaasa sa akin. Totoo po yan. For the almost more than a year that naging operational po ang staff, where are we now sa company niyo po? So far, sir, masasabi ko, si staff kahit papano, we build the name na yes. In the market. Opo. Ma'am, ikwento niyo yung pagtulong niyo sa recent event natin doon sa church. Ah, okay. Yes. CSR niyo po yan eh. Opo. Actually, sir, hindi lang naman yan. Every year kasi talaga, parang 2 years ko na yata, 3 years ko na yata ang ginagawa yun. May mga talagang parang charity event akong ginagawa. Yes, opo. Silent lang yun. Hindi ako nagpapa, hindi ko siya masyadong inaano. Opo. Pero, as much possible, tumutulong talaga kami sa Pilipinas. Mm-hmm. Nag-ano ko ng mga ano, ng mga charity. Last year, December. Giving back, no? Opo, nag-ano ko ng yun talaga mga kapitbahay namin na talagang walang-wala. Mm-mm. So, at the same time, yung anak ko naman, yung panganay ko, siya naman yung tumulong, nagbigay naman siya ng mga pagkain at saka toys sa taas ng overpass, yung mga namamalimos doon. Yes po. So, siya naman, yun naman yung project niya. So, yung bunso ko naman, yung mga kaklase niya na, di ba, magki-Christmas party na hindi gustong sumali pero can afford na magbayad ng pang-contribution, siya naman yun naman yung project ng anak ko. Okay. So, tapos ito, yung kaibigan ko po sa St. Joseph, napitan niya ako, sabi niya, manifest, sabi niya, baka gusto mo mag-sponsor. Mm-hmm. Sabi ko, ate, anong klaseng sponsor? Una, yung sa Maslow. Sabi ko, sige ate, walang problema. Tapos sabi niya, baka gusto mo rin magbigay ng parapol, ganyan. Sabi ko, sure. Sabi ko, walang problema. So, yun po yung nag-start. So, pinayagan kami ko, ate, ang wish ko lang, sana lang, mabigyan kami ng pagkakato, makapagbigay ng flyer. So, for 9 days, namimigay kami ng flyer and parapol. Ito yung sa simbang gabi, no? Yes po. So, 9 days kami na handon talaga yung mga staff, yung staff namin. It's at least two-way po, no? Parang may binigay kayo at the same time at somehow there will be Tapos profit. Yung mga bata, naman nakikita mo na yung bata, siguro nag-prepare din kami around 250 loot bag para lang sa kanila din. It's very nice po. Napakaganda pong gawain po nyo. Miss Marifel, sa mga kabayan po natin na makakapanood po nito, na probably, kasi na-experience nyo po yun, na may mga kabayan na nanloko sa inyo, may mga kapwa tayo, mga Pilipino dito na hindi naging maganda at traumatic ang naging experience nyo. May mga tao po makakapanood nito na might have experiencing, they could be experiencing the same situation. Ano po yung masasabi nyo or advice nyo para sa kanila, given that na surpass nyo yung ganong situation? Actually, ang advice ko lang naman, Sir Joel, in case
maranasan nila yung katulad ng dinaranas ko. Ano lang, dasal lang talaga. Mm-hmm. Maging ano lang sila, kung ano yung alam nilang tama, gawin nila. Kung ano yung alam nilang nasa tamang lugar sila, ipaglaban nila. Huwag silang susuko. Kasi alam mo yun, kung susuko ka kasi talo ka. Mm-hmm. So kailangan laban lang talaga. And always good talaga na gumawa tayo ng tama. Siyempre, yung mga, alam mo yung kahit ba may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, hindi naman naiiwasan. Wala namang perfect ng tao. Yes. Even me, hindi ako perfecto po. Marami akong struggle. Mm-hmm. Marami din akong maling decision. Pero I'm trying na mapa-improve siya. Kasi siyempre, saan ba tayo matututo? Sa mistake natin. So, tinayo ko si staff nang wala akong idea, as in from the scratch, natututo ako. True, no? It's a continuous process. As a businesswoman, Ms. Marifel, ano yung mantra nyo? Ano yung pillars ninyo bilang businesswoman? Kasi you're doing this with your husband po, mm-hmm. no? Ano yung parang haligi ng business ninyo? Actually, sir, our capital is trust. Tiwala. Tiwala lang. Bakit sabi kong tiwala? When I start the travel agency, when I start the Staff International Travel, lagi kong sinasabi, our capital is 3,000 dirham. Pero why? Dahil meron akong pinangahawakan, yung inaalagaan ko yung mga supplier at kaibigan ko na tumulong sa akin. Alam ko si sir yung ano tipong, normally kasi kapag humingi ka ng tulong, ang tanong lagi sa'yo, bakit? Mm-hmm. Pati tatutulungan, magkaano, saan mo gagamitin, kailan mo babalik? Yes. Yun ang, di ba, sir, normally. Mm. Pero, anong assurance ko sa'yo, ganun. Yung mga tipong ganun. Pero itong mga taong tumulong sa akin, sila yung never ako pong, nung sinabi kong ate, ma'am, baka kailangan ko ng tulong mo. Alam mo, sagot sa akin, kailan, Mm-mm. magkano. Mm-mm. Even maliliit na amount lang ang binigay nila sa akin, ni Nestertan. Pero, treasure ko yun, napakalaking bagay. Then yung alam mo yung mga supplier ko po, na hindi sila nagpapautang. Normally kasi, sa ganitong business, cash basis talaga po. Mm-mm. Kahit hindi alam ng boss nila, they give me a credit facility. Mm-mm. Para lang makasurvive ako. Kasi alam nila yung pinagdaralan ko. Yun yung alam yung iniingat-ingatan ko, na sabi ko, yun yung capital namin, trust. Kasi kung wala yung tiwala pong yun, wala si staff. Kaya sabi namin, lahat ng staff namin sa office, lahat yung may mga pinagdaraanan din. May mga struggle din sila sa buhay. Pero sabi ko sa kanila, sama-sama tayong paangatin si staff. Kung nasaan kami, andun kayo. Maganda po yun. No? Kasi sama-sama po ang pag-angat. Pag-angat ng may-ari, pati yung staff. Oo. Last question po. Ms. Marifel, for you, given the things that you have achieved and that you wanted to achieve, how do you define success? Ano po ang tunay na tagumpay para kay Ms. Marifel? Sa akin, I can define success kung yung mga pagsubok na pinagdaanan mo, nandiyan ka pa rin nakatayo. Alam mo yung hindi ka sumuho, whatever na struggle sa buhay, whatever na dinudurog ka na, inaapahan ka na, feeling mo walang nagtitiwala sa'yo, pero alam mo yun, nandyan ka pa rin, lalaban at lalaban ka. Yun yung tunay na success. Hindi yung nandyan ka dahil may, yung talagang may tumutulong ng inisip. Pero yung ikaw mismo yung tutulong, kasi ikaw yung lumalaban. Ikaw yung lumalaban para sa'yo, kasi hindi ka naman mapapagtagumpayan yung isang bagay kung hindi ka lalaban. Maraming salamat po. Thank you so much, Ms. Marifel. Mga ka-global, yon ang kwento ng tagumpay ni Ms. Marifel. Maraming salamat po.